Federalism, eh, ay aming ipaliliwanag ng mga kasama ko, mga retired generals ko, at mga nagmamalasakit sa kapakanan ng bayan, ay amin po yan paliliwanag sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pinakamabuti pong magagawa sa atin ng decentralization or federalism ay ang power of government will not be centralized in the in Metro Manila sa Malacañang. Ang power po ng bawat decentralized o federalized state ay ang kanila resources ay kanila. Sila mag-isip kung ano ang mabuti sa kanila, mag-develop sila, at ang kanilang kita po ay may iiwan sa kanila at magpo-contribute lamang ng internal revenue allotment sa national government para naman ang power of supervision ng national government ay magkaroon din ng budgetary support. At ang importante po diyan ay maipaliwanag. Ano ba ang kapangyarihan ng mga local government kung ikukumpara sa kapangyarihan ng federal government? Ay siyempre po, yung foreign relations, yan po ay nasa exclusive jurisdiction ng federal government. The power of taxation. Ngayon, ay ang nangyayari po ngayon ay nagtatax. Ang local government ay napakagulo dahil pag ang kada barangay ay nag-tax as allowed under the present law, ay mahihirapan po ang tao dahil halimbawa po doon sa amin, sa Kabadbaran, sa Agusan, kung ang isang barangay ay nag-tax sa mga tricycle, ay di magbabayad sila doon. Pagkatapos ay itatax ulit sa sunod na barangay, ay bago makarating doon sa dulo ng barangay, limang barangay ang dinaanan, ang mayayari po ay the tax has the power to destroy. Wala na hong mag-drive ng tricycle papunta doon dahil mahal ng taxes. Kaya yun po ay dapat i-regulate ng national policy. Sapagkat in a federal form of government, kamukha sa Amerika, ang jurisdiction po at power ng federal government ay delineated and well-defined. At defined din, yun naman talagang power ng local government or regionalized state na kung ano man ang gulo yan, ay sila mismo ang magsasettle niyan. At kung sakali naman na mayroong dispute between one state and another state, ang magbibigay po niyan ay ang national government. Ang maaring pag-awayan diyan ay territorial dispute, water rights, mineral rights. Ay yan po ay may sistema ng measure to resolve that. For example, where there is territorial dispute between two provinces, it should be resolved by the Department of Justice. At kung tungkol naman po sa pagpapatitulo, ay ang jurisdiction exclusive sa Land Registration Authority. Sa aming pong pag-aaral ay mababawasan ang graft and corruption kung masi-centralize ang gobyerno natin. Ma-de-divorce ang mga power, lalong-lalo po yung tinatawag natin fiscal autonomy. Dahil po ang nangyari noong panahon ni Marcos, ang lahat pong kinikita ng mga mayayamang probinsya dinadala sa national budget. At bago ko ninyo makuha sa DBM ay nariyan na ang graft and corruption. Yan po ay unti-unting nililiwanag at binibigyan ng lunas. Pero yan po ay ganap na malulutas ang problema niyan kung magkaroon na ng decentralized state under a federal form of government. At halimbawa po, yung nangyayari sa Mindanao, ang aking itinatanong, bakit sa Mindanao
ay may nangbubumba pa. Ay binibigyan na sila ng autonomy. Binibigyan sila ng malaking party ni Presidente. Ay bakit? Ang lunas po diyan ay decentralized state so that they will resolve their own problem among themselves. Iyan po ang ibig sabihin niya. So peace and order will be promoted by federal form of government. At kung sakali naman na magkaroon ng hidwaan ang dalawang federalized autonomous state, ay yan po ay mayroon po mga protective measures under a federal law. Yung pong eksperimento yan ng federalism ay very successful in the US and in our neighboring Asian countries which have moved forward faster than us in economic growth and development. Ito po ay inumpisahan ko lamang. Sa Palawan po ay kami ay nakatakdang na magkaroon ng seminar at ang guest speaker po ng Federal Party sponsored by the EGEF ay walang iba kundi si President Duterte at si Senator Bongo. At yan po ay aming uulitin upang ipaliwanag sa lahat ng kasunog-sunugan ng Pilipinas upang malaman natin kung yayakapin o tatanggapin itong ini-offer ng pamahalaan na federal form of government. Sapagkat ngayon po lamang nagkaroon ng lakas ng loob ang isang presidente na iyan ay subukan i-offer sa mga mamamayan. At kayo rin po ang masusunod kung gusto po natin ang magandang kinabukasan, maiwasan ang katiwalian sa pamahalaan in a centralized form of government. Mag-federal na po tayo. Subukan po natin. Huwag tayong matakot. Nasubukan yan. At kung hindi naman yan umubra, edi balik tayo sa centralized unitary government. Yan po ay matagal mo ng pinag-aralan. Ako po ay produkto ng quarter storms